Hello guys! So pag-usapan natin ngayon yung about sa online lending. At isashare ko sa inyo, and most probably you are looking for this, yung online lending na mabilis ang disbursement at super easy lang yung application. Yung wala na masyadong ik-ik or kuskus balungos doon sa application form. Yun ang gusto nyo or yun ang gusto natin. Most of the times, of course. Kasi nga, nasa isipan na talaga natin yung online lending, easy lang talaga. So, isang valid ID, pwede na, larga bula na. Pero, hindi lang puro good thing yung pag-usapan natin ngayon. Of course, gusto ko na if ever umutang kayo, informed decision talaga. Yung alam nyo yung mga consequences din. So, pag-usapan natin yung magagandang bahagi ng online lending na ito at online lending in general at saka yung mga hindi magandang bahagi, yung mga disadvantages para ma-weigh talaga na dapat bang umutang or ipagpaliba na lang muna at maghanap ng ibang ways. Alright, so let's go! Alright guys, so hindi na natin to patagalin pa. Ito ay Online Loans Pilipinas. So later na natin pag-usapan yung pros and cons. Pag-usapan muna natin kung gaano siya kabilis nag-disburse ng pera sa aking account. Kasi nga, naghanap tayo ng pwedeng mautangan online na isang valid ID lang, pwede sa phone, pwede kahit walang application na i-install. Kasi may mga pagkakataon talaga na need natin isolve yung pangangailangan natin sa pera immediately. So, dito siya papasok ngayon. So, nag-apply nga ako December 21, 2018. As you can see, medyo matagal na siya, pero it doesn't change. Until now, si Online Loans Pilipinas talaga yung isa sa mga online lending na talagang mabilis mag-disburse, talagang mabilis mag-approve at mag-send ng loan proceeds sa inyong account kung as ano yung napili nyo, kung saan nyo siya i-receive, i-cash out. Alright, so nag-apply ako, ipakita ko sa inyo ngayon kung gaano siya kabilis. It's 2 hours lang waiting time after ako nag-apply. December 21, as you can see, December 21, 2018, 11:03 AM. So, tapos ngayon, ipakita ko sa inyo yung email kung yung na-approve na ako at na-send na nila yung account sa yung pera sa account ko. Okay? As you can see guys, it's December 21, 2018 pa rin, same. So, I received it via DragonPay yung sender kasi may ano yan sila, third party. Yung sender ng loan is DragonPay. So, December 21, 2018, 1:24 PM. So, that's 11:03, 11, 12, 1. So, mga 2 in half hours lang talaga yung waiting time ko. So, this is informing you that your UBP account has been credited upon extraction of Online Loans Pilipinas Financing Inc. So, yung amount na nakuha ko is 36. So, yung ibinigay ko na ID is TIN ID. Alright, so, yan. Diba, ang bilis. So, talagang solve yung problem ko that day. So, pag-usapan natin yung mapait na aspeto ng online lending in general. At dito yung pag-usapan natin specific kay Online Loans Pilipinas kasi iba-iba sila ng mga disadvantages. Although common ito sa kanila, itong tinatawag na transaction fee. So, yung na-approve talaga sa akin, 4,000 pesos yung na-receive ko is 36 kasi may deduction na 10% transaction fee. So, hindi buo yung natanggap ko. So, although 1 month siya. So, medyo maganda lang din dito kay Online Loans Pilipinas. Although, may transaction fee siya. Pero medyo mataas yung term. Kasi ang iba dyan, yung mga bagong mga online lending ngayon, 7 days, 14 days, 21 days. So, dito 30 days si Online Loans Pilipinas. Dito sa selected na itong case akin. Pero ngayon, i-check nyo kasi may mga offer na bago ngayon, yung mga 0% interest rate. Pero bayaran nyo siya in a certain time. Tingnan natin kasi magsasample apply talaga ako para makita nyo yung proseso na ang bilis lang. Pero ito yung negative side niya, may transaction fee. And although sabihin natin 30 days, medyo talagang mabilis yan. Kasi once meron tayong mga babayaran talaga, ang bilis ng panahon, ang bilis lilipas ng bawat araw guys. So, magising ka na lang na June na pala sa utang nyo kay Online Loans Pilipinas. So, yun din ang nangyari sa akin.
So, isa na, yung isa yun sa dark side, yung 10% fee. And, talagang, if nangutang kayo online, settle it in due time. So, kailangan hindi nyo ilagpasan talaga yung due date kasi talagang masakit sa ulo. Yung una talagang nakakairita is yung mga collectors, yung mga agents nila. Talagang tatawagan ka ng tatawagan pagpaparating na yung due date. What more kung talagang lumagpas ka sa due date? So, expect calls talaga from morning till evening. So, and kapag in worst case scenario, kapag medyo matagal na yung delay mo, magte-text blast yan sa mga friends. And luckily sa akin nga, hindi ako naka-install. Ito yung ding advantage, yung trick. Hindi tayo mag-install ng application. Mas gusto kong umutang sa website mismo. Kasi nga, once mag-install ka ng application, yung pinaka-masakit or pinaka-ano talaga, is makukuha nila yung data, yung mga nasa phone book mo lahat, yung contact information ng mga friends mo, yung mga colleagues sa work. So, talagang, if ever mag-text blast, hindi lang dito sa online loans Pilipinas. So, halos lahat talaga ng mga online lending. So, isa yun, fear factor, yung ginagamit nila. So, or shame factor, ipag-sabihin natin, kung hindi fair, shame. So, although yan ay malaking no-no sa batas natin, pero yung ginagawa nila, kasi nga, para ma-prosige talaga, or ma-force yung tao na bayaran yung utang. Kasi, if ever, baka masisense nila na, baka hindi kong bayan, or magbibigot. So, yun ang ginagawa nila. So, yun talaga, if ever you decide na umutang online, either, talagang, get ready sa due date na bayaran niyo siya or pakapalan na lang ng face. Kasi nga, if ma-text blast, talaga nakahiya. So, mga friends, if malaman nila na umutang ka at hindi nabayaran on time or yeah. Kasi sabihin niya, hindi ka nagbabayad. Basta so, marami yan. If you search on Facebook, if member kayo sa Facebook group, ililink ko din ang Facebook groups namin if ever you want to join yung online pautang para kay One Groups. 28,000 members na kami and counting. Yan din, pinag-usapan natin yan. Marami ding nag-share ng mga ganun na mga experiences hindi lang dito sa Inline Loans Pilipinas. So, talagang yan ang pinaka tandaan kapag umutang online, make sure na mayroong coming funds kasi hindi yan sila tatanggap ng reason na hindi ka nakabayad kasi nga may sakit or hindi ka nakatrabaho, naka-layoff. Yan. If ever na-layoff kayo, huwag kayo umutang online. So make sure, itong mga ganito, mga online link, best lang talaga to. So may kita. If ever may sari store ka at expected mo talaga na may pera ka pagdating that time or if ever employed ka, may salary na coming, okay. Pero if ever wala ka talagang cash na expected doon sa due date ng utang mo sa online lending, huwag na lang umutang kasi masasakit sa ulo lang talaga. And yung iba din ang ginagawa nila is uutang sila ulit sa ibang online lending kasi ang dami. Ang daming online lending, pwede yan utangan sunod-sunod. So, umutang para bayaran yung isang utang yan din ay isang malaking no-no kasi na-try ko na yan dati. Very, ano yan. Ang ano yan. Talagang, sakit ng ulo talaga yung aabutin. Sakit ng ulo talaga, guys. At hindi mo din maasahan ang mga online lending. Kasi nga, minsan, good payer ka pa rin. Good payer ka talaga. First, second, third loan mo. Pagdating ng fourth loan, akala mo makaloan ka din. Decline ka na. So, yun ding isa sa mga dark side ng online lending. Although, minimaintain mo yung profile mo sa kanila, yung score, yung credit score. Pero pagdating ng araw, bibitawan ka din. So, ganon. Parang ano lang din. Parang buhay lang. Parang buhay pag-ibig. Bibitawan ka na lang bigla minsan. Kahit wala kang ginagawa masap. Diba? So, yun. So, I hope nakuha niyo yung punto ko dito sa ano dito. So, nagbibigay ako ng information sa inyo, yung idea
na pwede pala umutang online ng mabilis. But, sinasabi ko din sa inyo na ganyan yung consequences. Okay guys, so, ipapakita ko sa susunod dito na bahagi, ipapakita ko yung actual application, yung sample application natin kay Online Loans Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kabilis at para makita nyo din kung ano yung mga kailangan na isubmit, valid ID needed, kung ano yung mga, as of this moment, kung ano yung accepted nila kasi may mga pagkakataon din na maiba siya. So, stay tuned.